Wow! Hey! Ito guys, last na to na ano na. Kasi wala na siya. Oh. Ako pa yung ano, director. Ayan guys, Forman. Huwag niyong kalimutan na like and share and subscribe. Dinis TV. Ito yung kunwaring Forman. Tutorial natin. Kasi may alam naman tayo konti. Hanggang dito na lang muna. At maraming salamat sana. Panoorin niyo una hanggang dulo ang video ko. Dinis TV Channel. Layout step by step. Hindi tayo professional, pero for activity purposes only lang po ito. So, ngayon, nandito ako sa likod bahay at dito natin gagawin yung layout. At itong area na to, dito ko gagawin yung step by step na procedure niya. So, bago natin siya simulan, i-check muna natin kung meron ba siyang mga matatalim na bagay, katulad ng may makikita tayong nail or something na makakasira sa ano gagawin natin. Check muna natin siya. So ngayon, lilinisin muna natin para sure tayo. Pwede na natin siyang pakuan. So ngayon, nagpapako na tayo. Bago tayo magpako, tansyahin muna natin kung saan tayo pwede magpako siya. Then ito yung panukat natin para pwede pa tayong mag-adjust mamaya. So dito tayo magpapako sa baba. Bigyan natin ng allowance. Okay na yung pako natin. So ngayon, maglalagay na tayo ng tansi dito sa ano, sa pako. Ganito lang yung process niya. Patalik siya. Ayan siya guys. Sabit lang natin dito. Ano ba yan? Pamilya mong Gia tali? Ito guys, kakapit na natin sa kabilang pako. Siguruhin natin na maayos ang pagkalagay para hindi siya matibay yung tansi natin. At sa baba naman, ganun din process pa din. Paglalagay ng tansay. Dito naman lalagay natin siya ng X. Tapos masigurado natin na tama yung pusuka. Itong part na to, itong side na to, or itong area na to, ito yung susan din natin doon sa kabila. So, iuurong muna natin dito. Kung ano man yung sukat dito, yun din dapat sa kabila. So, titignan natin kung parehas ba sila. Pag hindi siya parehas, iuurong na lang natin ng konti para malalaman natin kung parehas ba talaga sila, susukatin natin. So, sa dito, okay naman. Katulad pa rin din yung ginagawa natin dito sa taas,
ganun din dito sa baba. Ayan guys, so sukatin na naman natin sa hulog kung okay ba yung gawa natin. Bakit? Siguraduhin natin na di siya nakadikit sa lupa at saka di siya nakadikit doon sa ano, sa mento natin. Di siya gumigewang. Kapag okay na yung hulog natin, pwede na natin siyang itali. Eto guys, tapos na tayo. Sinukat na natin. Ay, susukatin natin kung tama ba yung dito sa taas at saka dito sa baba. Ayan, okay na naman siya yung kapal niya. Okay naman. Na. Ito guys, tapos na natin pag-layout. Ito guys, tapos na natin siya ihalo. Ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig. Bago natin lagyan ng tubig, tatansyahin natin siya kung gaano karami yung tubig na ilalagay para hindi siya ano. Tama lang, sakto lang. Siguraduhin natin na hindi tatapos yung tubig sa mga gilid niya. Hanggang sa mahalo natin siya lahat. Guys, tapos na natin pag-layout. So ngayon, naka-ready na yung mga gagamitin natin, itong plaster. Tsaka bago natin lalagyan nito, babasahin muna natin ito para kakapit yung plaster natin. Dito na part kasi nga dito yung kumakapal, papunta doon. So ito guys, na ganito na natin. So ano, naghahabol kasi tayo ng oras. So ayun, mamadaliin na lang natin. Pwede na natin ito, nakaano siya, pwede na natin ito ipahit. So, ganito lang siya. Ito guys, ito tatapusin na natin ito. So, kukuha muna ako ng semento para matapos na ito guys.
Guys, like, last na to na ano natin na kasi wala na siya. Eh, yung natira, ito na lang yung ano natin kahit konti kasi wala, ubos na. Last na siya. Ay, talagang you
guys, ito tapos na. Yung natapos ko, kasi ito wala, hindi siya nakasali kasi nga naubusan ng halong ano semento. Kaya hindi siya na lagyan par dito na part. Pero ito na yung ano, na, ito na yung nagawa ko. At yun lang, salamat.